itong motor ni Padreng TMX 155, tumirik dyan sa daan. Kanina ko pa siya pinapanood, tadyak ng tadyak, pinawisan at mukhang nawalan na ng pag-asa. So syempre hangad naman natin yung makatulong sa kapwa, kaya tinulungan natin siya. Pasok mo rito. Dito. Na paano? Para kung may tubig kung pasok mo rito. Saan ka tumirik? Ayan, dyan lang. Okay, doon doon. Saan tumirik yan? Dyan lang. Ay, ito na lang. Sige, pasok mo doon. Wala akong pang patata na ako. Silipin natin. Ito mo driver eh. So, ayan, isa pa. So, ayan, malakas ang kanyang kuryente. So, okay na, okay na. So, i-try natin i-direct dito sa ating spark plug. So, ayan mga padre, nga, dinirect muna natin itong high tension wire dito sa spark plug. Paki-start nga, nakabukas pa yung gasolina niyan? No. Sige, paki-start mo muna. So, ayan. So, ayan, okay na. Ganyan yung issue niya. Kahit may kuryente, ayaw pa rin niyang umardar. Ano kaya ang problema nito? Check natin muna kung may gasolina ba. Tanggalin natin itong hose. So ayan, natanggal na natin yung hose. Check natin kung may gas. So ayan, wala na siyang gas sa on position. I-try natin i-reserve. So ayan, meron naman siya. So ibalik na natin. So ayan, may gasolina naman siya. I-try natin uling papaandar. Bossing, paki-paandar. Angat muna natin itong chok. Okay. So ayan, okay na. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. So ayaw pa rin umandar. Ang gagawin natin dyan, i-drain natin yung ating carburetor. I-drain natin doon sa kabila. So sa part dito sa carburetor, meron siyang drain. So i-drain natin, baka sakaling meron siyang tubig. Buksan natin dito sa... So yun yung kanyang hose, oh. Kaya bumubula-bula siya. So isara na natin. Try natin uling i-start. Sige. So ayan, umandar na siya. Teka, sandali. So nag-redundo na siya kanina mga padreng. Iangat lang uli natin dito yung chok. Sige. Oh, sandali. Paki-kick muli. Pag hindi pa umandar yan, ang gagawin natin dyan mga padreng, babaklasin natin yung carburetor. So ayan, sa kalagayan na yan, okay na. Ayan, namandar na siya. Sige, pakidirit mo. Direct, sige. Sige. Umaandar siya pero palyado siya. A few moments later. Tanggalin muna natin tong carburetor. Check natin yung mga jettings niya. Kung brado ba siya. Che-checkin din natin yung ignition coil niya, nandito sa ilalim ng tangke. Tsaka yung socket ng CDI niya, baka maluluwag na yan. Ayan, binaklas na natin yung carburetor, hindi ko na pinakita. Dalawang tornilyo lang naman dito yan, buksan natin. So ayan, nabuksan na natin. Napansin ko ayan, oh, may mga bula siya. So pag ganyan yung issue mga padre, may halong tubig yan. Ayan, oh. Nagbubula-bula siya. So ayan, oh. Buksan muna natin itong mga jettings. So ayan, tanggalin muna natin itong air screw niya. So minsan pag nagbabara yan, hirap din siya sa pagandar. Focus muna rito. Oh,
Ayan, nabaklas ko na tong ano niya. Kanyang air screw. Ayan, di lang mag-focus yung ating camera. So ito si Padreng, meron na siyang reserbang air screw. So ito na yung kasa natin tong bago. Abit natin to tong bagong air screw na. Ang pagkabit nito, isagat muna natin. So ayan, nakahalos sagad na siya. Maglabas tayo ng 2.5 hanggang 3.5. Ito kalate, isa. Isa't kalate, dalawa. Dalawat kalate, tatlo. Tatlo't kalahate. Check natin tong kanyang slow jet. Check natin, baka barado. So ito yung kanyang jet, slow jet. Focus. So dahil wala tayong compressor, mouth to mouth muna. So yan, hinipan ko naman, okay naman. Lumalabas naman yung hangin. So balik na natin ta. Asya. So ito, baklasin natin itong gitna. Okay, pakibaklas ko na rin yan yung gitna. So ayan, nabaklas na natin. Ipan muna natin. So ito, kahit di na natin palitan, okay ito. Balik mo na ito. Wala naman siyang barado. Pakibalik mo na dito. Mavix. So ayan, nakabit na natin yung tatlong screw. So inigpita na lang. Kakabit natin ulit dun sa motor. Mga padreng, ito yung kanyang ignition coil. Pag ito maluwag tong terminal na yan, ang dating yan pumupugak-pugak. So ikabit natin, higpitan na rin natin to. So ayan, nakabit na natin yung ating ignition coil. So ayan, naibalik na natin. Ibalik muna natin yung tangke, padreng. Sabay natin paandarin. Nagpitan ko na rin naman itong ignition coil. So ayan, kabit natin tangke. A few moments later. Okay. So ayan, nakabit na natin yung hose, yung tangke. Dahil reserve siya, i-reserve natin. Try muna natin paandarin. Sige, pakipandar mo muna. So, i-check natin yung CDI niya. Palyado pa rin yung kanyang motor. Isa-isay natin tong mga wire kung okay siya. Gagamit tayo ng tester. Test light. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So ayan, ginabi na si Padreng. Tinanggal natin yung kanyang socket ng CDI. So isa-isahin natin yung kanyang terminal. So ito yung isang socket. So kilalanin muna natin yung wire. Nagpalit na siya ng wire eh. Wala na siyang standard. So ang gagawin natin dyan, ilagay muna natin yung terminal ng test light sa positive. So lobat na rin yung kanyang battery. So yung isang terminal ng test light nakapositive. Pag nakapositive, ang hahanapin natin kung may supply yung ating ignition coil. So pag ganyang position ng ating socket, so ayan, ang ignition coil niya, ito yung kulay yellow. So sundutin natin yan na nakapositive yung ating clip. So itry natin sundutin. So ayan, nakatap tayo sa kulay yellow. Pakikik, dapat iilaw. So ayan, umiilaw na siya mga padreng. Okay na. So pag ganyan yung condition, okay yung ating linya ng ignition coil. Bangis, no! Yellow, linya ng ignition coil.
So etong kulay blue naman, ito yung kanyang pulser. So pulser tong kanyang blue. Etong dalawa naman yung kulay white tsaka yung green, yan yung ground itong dalawa. O i-check natin kung may supply itong dalawa. So ayan, nakapositive pa rin yung isang terminal ng test light. Nasa kulay white tayo na wire. Ito yung negative natin. Pakikik, dapat ilaw. So ayan, umilaw siya. Okay siya. So ilipat natin dito sa kulay green. Negative din siya ng ating socket ng CDI. Ilipat natin dyan. So ayan, linipat na natin sa kulay green. Ganun pa rin yung isang terminal ng ating test light. Naka-positive. Ang hinahanap kasi natin yung negative. So pakikik uli, padre. So ayan o. So okay na. So dapat iilaw siya kasi itong kulay green na wire, negative siya. So wala siyang linalabas na negative supply. So sa tingin nyo mga padreng, yan na bang sira niyan? So chinek naman natin doon kanina sa may high tension wire, malakas naman yung ating supply nung stator papuntang ignition coil. So yun nga lang, palyado siya. So chinek natin itong kulay yellow wire, yung ignition coil, okay naman siya. Yung pulser, bibihira naman, nasisira yan. Itong white wire na to, dahil nga sinabi ko sa inyo, nagpalit na siya ng wire. Tapos yung kulay green na wire, negative siya. So nakita natin na walang supply itong kulay green. So itry nating jumperan. A few moments later. And start muli. So ayan o. Okay, bihihan mo, minor mo. So ayan, taasan mo yung minor. Ayan mga padreng, umandar na yung kanyang TMX155. Kanina dun sa pinagtirikan, napansin ko siya, tadyak ng tadyak. Pawis na si padreng. So ayan, pakibirit mo nga padreng. Birit mo. So ayan, okay. So ang naging issue niya padreng, etong CDI niya, yan o, mapapansin nyo, yung dalawang negative na yan, nagpalit na kasi siya ng wiring. So wala na siya sa color coded. So na-trace ko dito na yung ground niya, kinukulangan na ng supply yung kanyang CDI. So ang ginawa natin, dahil wala tayong wire, so ayan, pinagdikit ko muna sila. So try uli nating patayin, tsaka try nating i-start. Pakipatay mo muna uli. Ayan, pinatay. So yeah, one click. So itong motor ni padreng, may ilang taon na to padreng? 2004 model. 2004 model pa daw, pero ang ganda pa rin ang andar ng motor. So kung bago ka pa lang sa aking channel mga padreng, pakisuportahan po ko. Paki-subscribe Padreng Eli Motor Vlog Official, para ma-notify po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Sana po may natutunan kayo sa gabing ito. Thank you and God bless.